everyone! Ako po ulit si Teacher Jam. Ang walang masyadong intro, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-encode ng summary ng Mlesf, mag-consolidate, at makapag-download ng automated Mlesf at ma-i-transfer po ito sa Google Spreadsheet. Meron po tayong tinatawag na new facility in LIS, which is the LIS Quick Count. So magagamit po natin yung mga i-encode natin mamaya sa summary para po tayo ay makapag-encode sa LIS Quick Count. Ito po ay makikita sa LIS. Then, ito po yung mga link na gagamitin po natin. Meron po tayong elementary, senior high school, and junior high school. So, mamaya po, ang i-click ko po dito is yung elementary kasi yun po yung gagawin kong example. Kasi kailangan ko po elementary para po sa aming school. So, mamaya po, yan po yung ita-download natin na link. So, start na po tayo. Una po, click po at open ang Google Chrome or any browser. Mas maganda po kung Google Chrome para sa Google Spreadsheet mamaya. And then, sa address bar po, itype nyo po ang lis.deped.gov.ph. Tapos po, sign in your account. Sa bandang itaas, makikita ninyo yung support. I-click ang support. So, dito po tayo madadirect yung pinakita ko kanina, yung mga link po na pwede nating i-download. Ito po yung summary ng Mlesf ng buong school po. Click the link to download, then mapupunta po siya sa download files. Click nyo po yung show in folder para malocate po natin yung file. So, mapupunta po ito sa downloads. Balik po tayo sa browser. Click po natin yung add tab para makapunta naman po tayo sa Google Spreadsheet. Go to Google Spreadsheet. Click nyo lang po yung 9 dots. Hanapin ang sheets. Then, i-click nyo po yung sheets. So, magkakreate po tayo ng spreadsheet. Click nyo po yung blank kasi mag-i-import po tayo mamaya. Sa taas po, sa bandang itaas, makikita nyo yung file. I-click nyo po yung file. Sa option po, merong import. Click nyo po yung file ulit. Again. And then, click import. So, may mga option po dito. Ang kailangan po natin is yung upload. Click nyo po yung upload. Pwede nyo po i-drag yung file. Pero, papakita ko po sa inyo yung pag-select ng file mula sa device. Go po kayo sa downloads. Then, hanapin nyo po yung Mlesf na summary. Then, click nyo po yung open. So, antayin lang po natin siyang mag-upload. Click nyo po yung import data. Wait lang po ng konti. So, nandito na po sa spreadsheet yung na-download natin na summary ng Mlesf. Sa unang sheet, makikita nyo po yung file directory. Sa pangalawang sheet, makikita nyo yung manual. Diyan nyo po makikita yung mga instruction. Pwede po kayo mag-select ng dialect. Merong Filipino, merong English. So, scroll down nyo lang, andyan po yung mga instruction. Third sheet po is yung summary. Dito po mapupunta yung mga in-encode ng bawat section or grade. Then, para po i-hide natin yung ibang section, kasi dalawang section lang po sa amin, example, right-click nyo po yung sheet, then click nyo po yung hide sheet. So, magsasample ako ng encode. Ita-type ako sa grade 2 ng data. Balikan po natin yung summary para ma-check kung automatic po napunta sa summary. So, ayun po, pumasok po yung data sa summary. So, try natin i-rename yung spreadsheet. Sa taas po, bandang itaas, i-rename ko siya ng LMMLESF.
Para naman po ma-share natin ito sa co-teachers natin, para makapag-encode po sila, click nyo po yung share sa taas. Baguhin yung settings para makapag-edit sila, gawin nating editor. Then, meron 3 options dito, anyone with the link. So, kahit anong email address po ito. Yung isa, Department of Education, restricted kapag nag-add po tayo ng specific people. So, copy link, automatic po makakopy, then pwede na po nating isend sa co-teachers natin. So, that's it. Kung may question po kayo, just comment below. Thank you!